Module 7. Ako po'y 7 taong gulang. Gramatika. Kasanayang gramatikal at diskursal. Pangkat 5. Alam mo ba, ang dagli ay isang anyong pangpanitikang maituturing na maikling-maikling kwento. Ang dagli ay isang napakaikling kwento na nakapokus sa isang karanasan o pangyayari sa buhay ng isang tauhan. Mapapansin gahol ito sa banghay at walang aksyong umuunlad, kaya mapaglalarawan lamang sa mga sitwasyon. Ito ay isang anyo ng panitikang Pilipino na nagsasalaysay ng iba't ibang paksa sa buhay ng isang tao. Nagsasalaysay ng lantaran at walang timping nangangaral, namumuna, nanunudyo o kaya'y nagpapasaring. Alam mo bang sa kasalukuyang panahon, ang dagli ang nauusong estilo ng maikling kwento? Mga kwentong pawang sitwasyon lamang, plotless, wika nga sa Ingles. Ito rin ay napagkahamalang katumbas ng flash fiction o sudden fiction sa Ingles. Maraming mga tanyag na manunulat ngayon ang naglathala ng kani-kanilang aklat na naglalaman ng mga dagli. Isa na rito si Eros Atalia na naging kilala sa kanyang aklat na Wag lang di makaraos, kung saan ito ay kalipunan ng 100 mga dagli noong taong 2011 na hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong binabasa ng mga kabataang tulad mo. Mapapansin ang paglaganap ng dagli sa social media, maaaring ito ay mapapanood o nababasa sa iba't ibang aplikasyon. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng dagli ayon kay Eros Atalia. Una, magbigay tuon lamang sa isa sa mga sumusunod kung ito ba ay tauhan, banghay, tunggalian, dialogo, paglalarawan ng matinding damdamin o tagpo. Sa pamamagitan nito ay mas magiging malinaw sa mga mangbabasa kung ano ang tinatalakay ng iyong kwento. Pangalawa, magsimula lagi sa aksyon. Dahil nga ito ay isang maikling kwento, nakapokus ito sa isang karanasan o pangyayari. Kaya mabuti kung ikaw ay magsisimula sa isang aksyon. Pangatlo, sikapin magkaroon ng twist o punchline sa dulo upang ito ay mag-iwan ng marka sa isipan ng iyong mambabasa. Pang-apat, magpakita ng kwento at huwag ikwento ang kwento. Maipapakita mo nga ito sa pamamagitan ng paggamit ng aksyon sa iyong kwento. At ang panghuli, gawing double blade ang pamagat. O sa madaling salita, isang pamagat na maaaring may dalawang ibig sabihin o may ipinahihiwatig sa mambabasa. Kakayahang gramatikal. Ito ay tumutukoy sa kakayahang makabuo at makaunawa ng maayos at makabuluhang pangungusap na naaayon sa tuntunin ng gramatika. Mahalagang mabatid ang mga tuntunin pang gramatika dahil magagamit ang mga ito sa epektibong pagbuo ng salita, pangungusap, tamang pagbigkas, pagbaybay at maging sa pagbibigay kahulugan sa salita. Magagamit mo ang kahusayan sa gramatikal sa pagsulat mo ng iyong sariling dagli sa pamamagitan ng pagsunod sa wastong gamit ng balarilang Pilipino. Nagagamit mo ng wasto ang 10 bahagi ng pananalita sa pagbuo ng mga pangungusap. Natitiyak ang wastong baybay o ortografiya ng wikang Pilipino sa paggamit ng mga salita. Nabibigyang pansin ang tuntunin hingil sa paggamit ng nang at nang, din at rin, daw at raw. Nagagamit ng wasto ang gamit ng mga bantas. Natitiyak ang wastong estruktura ng pangungusap. Kakayahang diskursal, ito ay yung component na nagbibigay kakayahan magamit ang isang tiyak na wika sa makabuluhang paraan. Dito binibigyan ng wastong interpretasyon ang salita, pangungusap o pahayag upang makabuo ng isa pang mas malawak at mas malalim na kahulugan. Tinuturo ng paraang diskursal kung sa paanong paraan ang mga salita, parirala at pangungusap ay mapagsama-sama o mapag-uugnay upang makabuo ng maayos na usapan, sanaysay, talumpati, email, artikulo at iba pa. Sa kakayahang diskursal, itinuturo nito ang iba't ibang paraan kung paano natin mapagsama-sama ang mga salita, parirala at iba pa. Dito din, nalalaman natin ang mga tamang pagwawasto ng interpretasyon sa mga salita, pangungusap, para rin makabuo tayo ng isa pang malawak at mas malalim na kahulugan. Ating tandaan na may dalawang bagay na isinaalang-alang upang maging malinaw at makabuluhan ang naisiparating na mensahe, at ito ang kaugnayan at ang kaisahan.
Ang kaugnayan ay tumutukoy sa kung paano nagkakaugnay-ugnay ang mga kahulugan ng mga pangungusap o pahayag sa paraang pasalita o pasulat. Maituturing na may ugnayan ang mga pangungusap sa isang komposisyon kung mahusay ang pagkakahanay ng mga ideya o pangyayari tinatalakay rito. Sa pamamagitan nito, magiging tuloy-tuloy ang diwa nito. Sa kaugnayan, dapat na magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloy ng diwa buhat sa simula hanggang dulo ng pahayag. Mahalaga ang papel nito sa mga salita na ginagamit bilang tagapag-ugnay sa talata. Ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga bahagi ng pahayag. Ang kaisahan naman ay tumutukoy sa kung paano nagkakaugnay-ugnay ang dalawang ideya sa gustong paggamit ng wika. Nakapaloob dito ang paggamit ng mga panghalip bilang panghalili sa mga natukoy na simula ng pahayag at pagdagdag ng mga kataga, panuring at komplemento upang pahabain ang mga pangusap. Sa kaisahan, ang pangkat ng mga pangusap ay umiikot sa iisang pangkalahatang ideya. May isang paksang pangungusap na nagsisilbing gabay sa pagbuo ng mga suportang pangungusap. Tumutukoy ang kaisahan sa isang tiyak na katangian o aspeto ng pagpapahayag. Sa literal na kahulugan, ito ay magkakalapit lahat. Hello! Ang pangalan ko po ay Amelia at nakatira ko sa isang isla sa Caribbean. Ako po'y 7 taong gulang. Noon po'y ipinamigay ako ng aking mahihirap na magulang sa isang mayamang pamilya na nakatira sa lungsod. Ngayon pong araw na ito, gay ng ginagawa ko araw-araw, gumigising po ako ng alas 5 ng umaga. Umiigip po ako ng tubig sa isang balon na malapit sa amin. Napakahirap pong balansihin ang mabibigat na banga sa aking ulo. Pagkatapos po, ay naghanda na ako ng almusal at inihain ko po iyon sa pamilyang pinaglilingkuran ko. Medyo nauli nga po ako ng pagkain ng almusal, kaya pinalo po ako ng aking amo ng sinturon. Pagkatapos po ay inihatid ko sa paaralan ang kanilang 5 taong gulang na anak na lalaki. Sumunod po, tumulong ako sa paghahanda at paghahain ng tanghalian ng pamilya. Kung hindi pa po oras ng pagkain, kailangan ko pang mamili ng mga pagkain sa palengke at gawin ang mga utos nila. Asikasuhin ang apuyan, walisan ng bakuran, labhan ng mga damit, hugasan ang pinagkainan at linisin ang kusina. Hinugasan ko rin po ang mga paa ng aking among babae. Galit na galit po siya ngayong araw na ito at sinampal po niya ako dahil sa galit. Sana hindi na po siya galit bukas. Ipinakain po sa akin ang kanilang natirang pagkain. Mas mabuti naman po ito kaysa giniling na mais na kinain ko po kahapon. Gulagulunit po ang aking damit at wala akong sapatos. Hindi po ako kailanman piniyagan ng aking mga amo na ipaligo ang tubig na iniigib ko para sa pamilya. Kagabi po ay sa labas ako natulog. Kung minsan naman po ay pinatutulog nila ako sa sahig ng loob ng bahay. Nakakalungkot pong isipin na hindi ako mismong sumulat nito. Ayaw po nila kasi akong payagang mag-aral. Para sa gawain 7, tukuyin at suriin ang tauhan, tagpuan at mga pangyayari sa binasang dagli sa iyong sagotang papel. Para sa kasagutan, ang tauhan ay si Amelia at ang mayamang pamilya. Para naman sa tagpuan ay ang isla sa Caribbean at lungsod. Para sa pangyayari isa, nagpakilala ang isang batang babae na si Amelia at kinuwento nito kung paano siya ipinamigay ng kanyang sariling mga magulang sa mayamang pamilya at nasaan rin dito kung ano ang ginagawa niya sa pagising sa umaga. Para naman sa pangyayari dalawa, sinabi niya kung gaano kahirap balansihin ang banga sa kanyang ulo. Kinuwento niya rin kung paano niya pinagandaan ng almusal ang pamilyang kanyang pinagsiselbihan at kung paano siya pinarusahan ng kanyang amo dahil sa kadahilan ng nahuling paghahain ng almusal. Para naman sa pangyayari 3, nasaad rito kung paano siya tumulong sa paghanda at paghain ng tanghalian ng pamilya. Sinabi niya rin kung ano ang ginagawa niya habang wala pang oras ng pagkain. Nung araw na iyon ay napagbuhatan siya ng kamay ng kanyang among babae dahil sa sobrang galit nito. Sinabi niya rin kung ano lamang ang pinapakain sa kanya at kung ano ang itsura ng kanyang panalamit at kung paano siya tratuhin ng mayamang pamilya na kanyang pinagkatrabahoan.
Nalungkot din siya sa kaisipang hindi siya ang sumulat ng kwentong ito dahil hindi siya pinayagan makapag-aral ng kanyang mga amo. Para sa ikawalong gawain, pag-unawa sa binasa. Panuto, suriin ang mga mahalagang pangyayari sa akda. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel. Una, ano-anong suliranin ang pinagdaanan ni Amelia? Pangalawa, natatamasa ba ni Amelia ang karapatan ng isang 7 taong gulang? Ipaliwanag. Pangatlo, ano-ano ang mga dapat na ginagawa ng isang 7 taong bata? Para sa unang tanong, ang suliraning kinaharap ni Amelia ay kahirapan ng pamilya at pang-aabuso ng kanyang amo. Ikalawa, para sa akin ay hindi, sapagkat ang isang 7 taong gulang na bata ay may karapatan na mag-aral at maging masaya. Bilang isang 7 taong gulang na bata, ang mga magulang dapat ang nagtatrabaho sapagkat wala pa gaanong muwang at hindi pa mulat sa ganitong buhay ang gantong edad. Kaya maaaring maabuso ito ng mga nakakatanda na hindi naman siya kaano-ano. May mga trabaho o gawain din na hindi pa kayang gawin ng gantong edad at maaaring mapwersa ang kanyang katawan katulad na lamang ng pag-iigib ng mabibigat na tubig at kung ano-ano pang sunod-sunod na pinapagawa sa kanya ng kanyang mga amo. Ikatlo, ang 7 taong gulang na bata ay dapat nag-aaral at hindi nagtatrabaho para lamang mabuhay. Isa ding dapat ginagawa ng 7 taon na bata ay ang kalayaang makapaglaro o makapagliwaliw, hindi yung gigising ng sobrang aga para mamalengke at mag-alaga ng kapwa niya bata. Karapatan niyang maranasan ang lahat ng ito. Sapagkat ang paglaki ay isang proseso at hindi ito minamadali upang mas matuto tayo at lumaki ng may sapat na kaalaman o maging mulat sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang pag-uulat ng Module 7 mula sa pangkat 5. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.